Habang pataas ng pataas ang temperatura, pataas din daw ang demand at pagkonsumo ng kuryente ng mga consumer. Nitong Pebrero 2023, nagbabala ang National Grid Corporation of the Philippines na posibleng numipis ang power supply ngayong summer. Well, unfortunately, the time has come. Namanipis talaga yung reserve capacity natin. And therefore, we should probably be prepared. Be prepared na baka magkakaroon tayo ng brownouts. Ayon pa sa forecast ng Department of Energy, mahigit 13,000 megawatts ang total peak demand mula Luzon towards the end of May. 8.35% itong mas mataas kumpara sa actual peak load na 12,133 megawatts noong 2022. Posible namang tumaas ng 16.9% compared last year ang peak demand para sa Visayas Grid. At 2,395 megawatts o 10.52% na mas mataas naman ang inaasahang peak demand sa Mindanao Grid. Sa pataas na demand ng kuryente, makatutulong sana ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar, wind at hydro energy. Hindi lang para madagdagan ang power source ng bansa, kundi para maging mas mura pa ito. Bakit nga ba hindi pa rin lubusang mapakinabangan ang renewable energy sa bansa? Here's what you need to know. Balikan muna natin ang Republic Act 9513 o ang Renewable Energy Law. 2008 nang maisabatas ito. Layon ng RA 9513 ang ipromote ang development, utilization, and commercialization of renewable energy resources and for other purposes. Makatutulong ang paggamit ng renewable energy para sa mas malinis at mas murang energy source sa bansa. Pero makalipas ang mahigit isang dekada, mataas pa rin ang presyo ng kuryente dahil sa mataas na operation cost ng pagpapatakbo ng mga coal-fired power plants. Sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, mula 30% noong 2009, 21% na lang ngayon ang renewable energy sources sa bansa. Naging mas mabilis umano ang pagdami ng coal-fired power plants kumpara sa renewable energy power plants. Dumami ang supply ng coal kasi during that time, yun yung pinakamura. And 24/7 siya. Ibig sabihin, kahit anong oras, tatakbo siya. Basta may fuel ka lang. Sa report ni Elisa Lopez ng PCIJ, inilarawan ang implementation ng renewable energy law sa bansa bilang piecemeal at problematic. Mahigit isang dekada na ang nakalipas, pero hindi pa rin fully implemented ang batas. Nagdili-dali talaga ang implementation. Kahit na may batas tayo, hindi siya na-implement as it should be. Kaya hindi talaga siya nakapag-gain ng ground. Kasi para makapag-establish ang isang power plant, for example, kailangan niya ng funding, kailangan niya ng bibili doon. And kung wala yung support nung batas para sa kanila, hindi talaga siya mag-gain ng ground. Ayon kay DOE Assistant Secretary Mylene Capungkol, dumadaan sa public consultation ang bawat inilalabas na implementing rules ng Renewable Energy Act. So maraming provision sa RE Act, iniisa-isa yan. Lalo na kung may impact tayo dun sa rates. May iba't ibang programa sa ilalim ng Renewable Energy Law para sana mas magamit ang renewable energy sa bansa. Isa rito ang feed-in tariff system kung saan may siguradong profit ang mga developers kung mag-i-invest sila sa renewable energy sa loob ng 15 to 20 years. Hahatiin sa mga consumer ang pagbabayad ng nasabing tax. Ipa-prioritize din ang mga renewable energy developers para makakonect sa grid. 2010 nang i-introduce sa publiko ang feed-in tariff system. Pero ayon sa report ng PCIJ, marami ang mga umalma sa naturang sistema dahil mas mahal umano ang renewable energy at dagdag gastos lang ito sa consumer. By having that additional cost, magkano naman ang effect na reduction? Hindi po nakalagay sa rate natin doon. Kaya akala ng tao, additional cost ng renewable. Mali po. All the feed plants have reduced the cost to the consumer. 2012 naman nang mapagkasunduan at aprubahan ng Energy Regulatory Commission ang final rates para sa feed-in tariff system.
Ayon kay Alberto Daluzong III ng local think tank na Institute for Climate and Sustainable Cities o ICSC, nakatulong ang feed-in tariff program para mas dumami ang installed renewable energy capacity ng bansa. Pero hindi pa rin daw ito sapat para makipagsabayan sa dami ng coal-fired power plant. As of November 2022, mahigit 20,000 megawatts ang installed capacity ng coal-fired power plant, natural gas, at oil sa bansa, kumpara sa mahigit 8,000 megawatts na installed capacity para sa renewable energy. Base sa analysis ng PCIJ sa datos ng DOE, 9% ang average annual increase ng capacity ng coal-fired power plants, mula 4,277 megawatts noong 2009, 11,699 megawatts na ito noong 2021. Habang ang renewable energy naman, 3.42% lang ang average annual increase sa parehong panahon. 7,914 megawatts na ang capacity nito noong 2021, kumpara sa 5,309 megawatts noong 2009. So it's a big drop, and it's not because hindi tayo nadagdagan, it's more of naumusan lang talaga siya ng ibang sources. Isa ring programa sa ilalim ng RE Law ang net metering. 2013 nang ipatupad ang net metering program sa bansa. Sa pamamagitan nito, maaaring maging prosumer o producer at consumer ng electricity ang end user. Maaaring mag-install ng solar photovoltaic panels na may capacity na 100 kilowatts ang isang household o commercial establishment para tugunan ang sarili nilang electricity needs. Ang excess powers naman na ma-generate mula sa solar panels ay pwedeng ibenta sa grid o sa mga utility company. Sa ganitong paraan, nakatitipid ang consumer sa electricity bill. As of October 2022, mahigit 7,000 out of 26.4 million households sa bansa ang nakikinabang sa net metering program. Kung ikaw, household, madi-discourage ka na mag-establish nun or mag-install nun kasi it takes a lot of time, it takes money. And it cannot be denied din naman na noong early years ng implementation ng RE Law, medyo mahal ang solar panel. So, medyo discouraging din siya for other households. Matrabaho rin daw ang pag-establish ng net metering. Kailangan kasing magpasa ng System Impact Study para makapag-enroll sa net metering program. So, System Impact Study, ito yung parang study na ginagawa ng NGCP para malaman kung ano yung magiging epekto pag nagdagdag ka ng power source sa grid. So imagine, bahay ka lang, kailangan mo pang magpasa ng ganoon. Nagko-compete ka ng attention sa NGCP with power plant companies, like for example, coal power plants, solar power plants. Ayon pa sa ICSC, unti-unti na rin ipinatutupad ang iba pang mechanism ng RE Law sa mga nakalipas na taon. Kabilang dyan ang Green Energy Auction Program o GEAP, kung saan maaaring mag-bid ang mga renewable energy developers para sa specific generation capacity na siniset ng DOE. Layon nitong isulong ang renewable energy bilang primary source ng energy sa pamamagitan ng competitive selection ng renewable energy output. Sa unang round ng GEAP noong 2022, 2,000 megawatts ng renewable energy capacities ang na-generate. Isang hakbang na raw ito para mas mapalawak ang paggamit ng renewable energy sa bansa. Green energy auction will be a means for renewable energy to gain ground. Makatutulong din daw ang GEAP para makapag-comply ang mga distribution utilities sa requirement ng Renewable Portfolio Standard Program o RPS. Originally, required ang mga distribution utilities to source at least 1% of their power from renewable sources. Noong 2022, itinaas ng DOE ang RPS requirement to 2.52% na epektibo ngayong taon. Ayon kay Daluzong, isa marahil sa dahilan kung bakit kakaunti ang renewable energy sa bansa ay dahil sa mahabang proseso para makapag-establish nito. May tinatawag na competitive selection process ang mga distribution utilities gaya ng Meralco. It's a tedious process. Now, why do renewables sort of not fit into this? Well, if you look at renewables
for example, like solar and wind, people will say, ay, hindi naman 24 hours yan. Diba? Ay, hindi naman 24 hours. So, you'll have to combine them with other sources to have the 24-hour requirement that utilities need. So, pag ganyan, they do not fit nicely in the CSP process. Neatly. Normally, maliit daw ang capacity ng mga renewable energy, kaya hindi nito kayang sumabay sa requirement ng competitive selection process. Ang problema kasi, yung competitive selection, we are choosing one supplier for that entire capacity. So tingin ko, medyo hindi optimal yon. Hindi optimal. Kasi, what if several renewable can do the delivery of power of one coal-fired power plant or some other power plant? Why don't we enable them to participate in that manner? Kung mas magiging maluwag sana ang proseso, posibleng mas maraming renewable energy ang magagamit. Makikita natin that there must be something wrong in our competitive selection process. We're having all of these rates that are now really very high. Ayon naman sa DOE, may mga technology na para ma-address ang maliit na capacity ng renewable energy. Sabi nga natin, merong mga enablers ano, at saka merong talagang tutulong, no? Like meron tayong mga ancillary services, meron tayong battery energy storage system na pwede niyang store and at the same time i-produce yung electricity. So it supports yung variability ng ating mga renewable energy sources like solar and wind, no? And meron na tayong mga ibang ganyan na installed. Isa pang pasanin ng mga renewable energy developers ang mabagal na proseso para makapag-transmit ng kuryente. Ang National Grid Corporation of the Philippines, o NGCP, ang namamahala sa transmission ng electricity sa bansa. Maihahalin tulad ang power grid sa isang mahabang highway na nagkoconnect sa power source papunta sa mga consumer. NGCP ang in charge sa pag-operate, pag-maintain, at pag-develop ng power grid sa bansa. It really is a natural monopoly. Kasi mahirap naman i-break yung transmission line. Lalo na sa Pilipinas na iba-iba yung nag-ooperate sa kanya. Para makapag-build at makapagdagdag ng panibagong power plant o energy source, kailangan magsagawa ng system impact study. Matutukoy rito ang magiging epekto ng pagdaragdag ng panibagong energy source sa transmission lines. Sa report ng PCIJ, nagkakaroon ng delay sa approval ng NGCP. As of September 2022, 82 projects na ang nabigyan ng clearance ng DOE para mag-proceed sa stage ng System Impact Study. 12 to 15 months daw bago matapos ng NGCP ang mga nasabing backlog. Lalo raw madedelay ang maraming proyekto dahil dito. Parang antagal-tagal yung mga System Impact Study, maghihintay ka pa. Hindi buwan, taon ang sinasabi, no? Eh, paano naman po tayo makakaiba nung ating magdadagdagan natin ng mga renewable, hindi pala kayang ikabit sa transmission system yung mga planta niya. Hindi bali wala. Natuyo mo yung planta, hindi makakabit, hindi makadeliver ngayon ng kuryente. Nakikipagtulungan na raw ang DOE at ERC sa NGCP para matugunan ang mga posibleng delay sa pag-connect sa grid. Kaya ang Department of Energy naman at ang Energy Regulatory Commission ay nakikipag coordinate ano with NGCP at na ito yung mga priority. So may mga constant meetings and discussion on how to resolve yung mga connection nito sa grid. Dekada ang inabot bago nasimulan ang implementasyon ng ilan sa mga mechanism ng Renewable Energy Law. Kung magtutuloy-tuloy raw ang maayos na pagpapatupad nito, maiiwasan daw ang pagnipis ng supply sa mga susunod na taon. Posible na rin ang mas malinis at mas murang kuryente kung mas lalawak sana ang paggamit ng renewable energy sa bansa. We're on the right track. We should follow through with actual implementation. So, kailangan natin ng additional capacity. Kaya itong mga green energy options, ginagawa ni DOE, tamang-tama ito, no? But I think improving the competitive selection,
competitive selection process so that the DUs, yung mga distribution utilities, can better address yung kanilang requirements, eh makakatulong talaga yan. Kasi we need to prevent this situation in the future. Dapat nakikita natin kung nagkukulang yung supply natin.